Take note of our vocabulary term. Idiosyncrasy. Idiosyncrasy. It's not idio. It's idio. Schwa. Idiosyncrasy. Ang idiosyncrasy, mga sombreros, ay noun. Ito po yung tawag natin sa medyo kakaibang pag-uugali or behavior or thinking ng isang tao. No, hindi siya normal, no, uncommon siya or unusual. Sa akin, yung idiosyncrasy ko, pinaghahalo ko yung pagkain tapos kinakain. For example, yung tinapay, lalagyan ko ng ketchup, lalagyan ko ng toyo, tapos kakainin. Tapos yung pansit bihon, lalagyan ko ng gatas, no, ganun po. Kayo, share ko lang naman. Ano yung idiosyncrasy ninyo? Ang mga possible synonyms po natin dito ay peculiarity, oddity, eccentricity, mannerism, individualism, habit, uniqueness, etc. At pag ginamit naman sa sentence ay, si Toto, ano kayang idiosyncrasy ni Toto? Mr. Dictionary, go. Eating mushroom is one of Toto's idiosyncrasies. Idiosyncrasy. Konting kaalaman, mga sombreros, nabanggit ni Mr. Dictionary ang mushroom or kabuti. Ang mga kabuti, mga sombreros, or mushroom ay hindi kabilang sa kingdom Animalia, hindi rin kabilang sa kingdom Plantae. Sila po ay fungi na madaling namamatay. Minsan 24 hours, 3 days, wala na, patay na sila. Sila po ay may tinatawag na toadstools na reserve or term para sa mga kabuti na nakakalason. Kaya hindi sila pwedeng kainin. Pero wag ka, ang mga kabuti po, mga sombreros, kagaya dito sa amin, ay cholesterol free at may mga essential amino acids at rich din po sa B vitamins. No, that's mushroom or kabuti. Idiosyncrasy, pagkakaiba. Alam niyo ba, mga sombreros, ay pwede tayong gawing kakaiba ng Diyos or isi-separate niya tayo from the evil ones kapag tayo ay sumusunod sa kanya mga utos. Basahin natin Exodus chapter 9:6-7. Kinabukasan, ginawa nga ni Yahweh ang kanyang sinabi at namatay ang lahat ng hayop ng mga Ehipsyo. Ngunit kahit isa'y walang namatay sa hayop ng mga Israelita. So that's one fact, no? Ginawa niyang parang sineparate niya, no? Ginawa niyang kakaiba ang sitwasyon ng mga Israelita. Namatay ang lahat ng hayop pero yung kanila hindi. At nang patingnan ng Faraon, wala ngang namatay sa mga hayop ng mga Israelita. Ngunit nang magtagas pa rin ito at ayaw pa rin payagan ang mga Israelita. Exodus 9:24-26, sabi dito, malakas na malakas ang pag-ulan ng malaking tipak na yelo at sunod-sunod ang pagkidlat. Ito ang pinakamalakas na pag-ulan ng yelo sa kasaysayan ng Ehipto o Egypt. Bumagsak ito sa buong Ehipto at namatay ang lahat ng hindi nakasilong, maging tao man o hayop. Nasalanta ang lahat at nang nabagsakan pati mga halaman at mga punong kahoy. Ngunit ang kusyen na tinitirhan ng mga Israelita ay hindi naulanan ng iyalong ito. Mga sombreros, hindi lamang mga Israelites, kundi tayong mga nananampalataya, umiibig at sumusunod sa kabutihan ng Panginoon, sumusunod sa kanyang mga utos, no? It doesn't mean na hindi ka Israelita o hindi ka taga-Israel, ay hindi ka niya pwedeng gawin kakaiba. Kayang-kaya niya, mga sombreros. All we need to do is have faith, believe in Him, accept Him as our Lord and Savior, at pasukin siya sa ating buhay, mahalin siya ng buong puso, kaluluwa, lakas at isipan, and boom. Alright, so let's read, love, and obey what's in the Bible. Adding on to our vocabulary term, it's impecunious. Impecunious. Ang impecunious, mga sombreros, ay adjective. Ito yung paglalarawan sa iyo kapag wala kang pera. Having no money. Ang mga possible synonyms po nito ay poor, penniless, destitute, impoverished, indigent, etc. At pag ginamit naman sa sentence ay, give it up. Toto's country is impecunious and has been borrowing money from bank to bank. Impecunious. Konting kaalaman, mga sombreros, nabanggit ni Mr. Dictionary ang bank to bank or banko. Ang pinakamalaking banko sa buong daigdig ay ang ICBC ng China na may asset lang naman na $5.5 trillion. That's according sa Forbes. Utang, 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 pagpapautang. Basahin po natin, mga kawikaan, chapter 19 verse 17. Parang pagpapautang kay Yahweh ang pagtulong sa mahirap. At pagdating ng panahon, si Yahweh ang magbabayad. Grabe. Ang pagpapautang o pagtulong pala sa mahirap is a good attribute, good character na dapat tinataglay natin mga tao. Na sa takdang panahon, ang Diyos ang magbibigay sa atin ng reward. No? Sabi dito, magbibigay siya ng gantimpala at magbabayad. Para tayo nagpapautang sa Kanya na ang Diyos ay sa takdang panahon, sa perfect time niya, sa perfect timing niya, ay bibigyan niya tayo ng gantimpala. Pero syempre, pag tumutulong tayo sa mahirap, tumutulong tayo sa kapwa, huwag natin ipagsigawan o ipaalam sa iba. Dapat sikreto lang para si Lord din yung secret na magbibigay at magbabayad sa atin ng reward in His due time. Alright, so let's love and read and obey what's in the Bible. Vocabulary term is inchoate or inchoate. Inchoate or inchoate.
Ang inchoate or inchoate mga sombreros ay adjective. Ito po yung paglalarawan natin sa isang bagay or sa isang stage na kakasimula pa lamang, no? Just developing, just starting, just beginning. Ang mga possible synonyms po nito ay elementary, immature, formless, preliminary, etc. At pag ginamit sa sentence ay, give it up Mr. Dictionary. Toto's flower shop is still inchoate, hence cannot cater several customers yet. Inchoate or inchoate? Konting kalaman mga sombreros na banggit ni Mr. Dictionary ang flower ang pinakamalaking bulaklak sa buong daigdig ay ang napakabahong rafflesia na may lawak or measurement na over 3 feet in diameter at may timbang na 20 pounds. Ang discoverers nito ay sina Sir Stamford Raffles at Joseph Arnold, kung kaya ang scientific name nito ay hinango mula sa last names ng dalawang nakadiskubre nito na Rafflesia Arnoldii. Ang inchoate or inchoate mga sombreros ay pasimula, nagsisimula, kaka-start pa lamang, kaka-umpisa pa lamang. Basahin natin 1:1-5. Daming 1 ah. Nang pasimula ay naroon na ang salita, no? The scripture, the Bible. Ang salita ay kasama ng Diyos. Ang salita na tinutukoy dito ay si Jesus Christ. At ang salita ay Diyos, iisa sila. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. No, ang Diyos daw si God the Father at ang salita, which is Jesus Christ, ay naroon na magkasama na sila. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. Pamamagitan ni Jesus Christ at walang anumang nilikha na likha ng hindi sa pamamagitan niya sa pamamagitan ni Jesus Christ. Nasa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. So bago nagsimula ang lahat, no, in Kuwait, nagsimula, in the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was God, and He was God. No, nandun na sila mga kasamares, no, na-amaze tayo. But the best thing that we can do is love or read, love, and obey what's in the Bible. This word is abominable, but it's licentious. Licentious. Ang licentious mga sombreros ay adjective. Meron po tayong dalawang possible definitions dito. Una, sila yung mga taong or paglalarawan natin sa mga taong ayaw tumanggap, ayaw sumunod sa mga standards, sa mga rules, mga protocols, etc. At ang pangalawa naman, ito yung mga makonsider natin na mga taong gumagawa or paglalarawan sa mga taong gumagawa ng kabastusan at kahalayan ng mga sexually immoral. Ang mga possible synonyms po natin dito ay lascivious, immoral, wicked, dissolute, profligate, carnal, fleshy, etc. At pag ginamit naman sentence, Mr. Dictionary, ano naman ang ginawa ni Toto dyan sa sentence natin dito? Huh? Toto joined pagan festivals once involved many licentious activities including a number of sexual games. Licentious. Nabanggit ni Mr. Dictionary ang pagano or pagans mga sombreros. Ang mga pagano po, sila po yung mga walang Diyos na tunay. Marami silang mga sinasamba ng mga Diyos-Diyosan, pwede nang sambay ng araw, ang anyanito, mga kung ano mga carved images dyan, mga larawan, mga ahas, mga kung ano mga bagay, no? Pero basahin natin kung anong sinasabi ni Lord tungkol sa mga Diyos-Diyosan, 1 Corinto 10:20. Hindi, ang ibig kong sabihin, ang mga pagano ay nag-aalay ng kanilang handog sa mga demonyo at hindi sa Diyos. Kaya't ayaw kong maging kaisa kayo ng mga demonyo. So, napakasakit mga sir, napaka-harsh ng word ni Lord mga kasambreros, pero this is a reminder sa atin na hindi lahat kaya or pwede natin gawing Diyos. Okay? There is only one God, which is Jesus Christ or God the Father sa heaven na sinasamba ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Siya ang gumawa ng light at lupa. Siya ang gumawa ng mga kadagatan, mga karagatan, mga bundok, mga sa atin, no? Siya ang gumawa ng lahat ng lahat. He is a living God. So let's read, love, and obey what's in the Bible. Take note of our vocabulary term. Mendacious. Mendacious. Ang mendacious mga sombreros ay adjective. Ito po yung paglalarawan natin sa mga hindi pagsasabi ng totoo sa mga kasinungalingan. No, in other words, ay pinaasa kanya sa mga kasinungalingan niya. Hindi, joke lang. Ang mga possible synonyms po natin dito ay lying, dishonest, deceitful, insincere, untruthful, false, etc. At pag ginamit naman sa sentence, Mr. Dictionary, anong mendacious na naman dyan ni Toto ha, sa sentence natin? Toto was mendacious that he has been spreading fake news. Mendacious. Konting kaalaman mga sombreros, nabanggit ni Mr. Dictionary ang spread or spreading. Ang spreading sa English grammar or sa parts of speech ay verb. To be exact po ay irregular verb. Ang mga irregular verb mga sombreros ay hindi sila nagpa-follow ng standard rules kapag nag-change ng past tense at past participle form. Kasi ang standard natin ay adding D or ED lamang, kagaya ng walk, walked, jumped, jumped. Sa kanila, ang spread mga sombreros ay hindi talaga nagbabago kahit na past tense at past participle. So, present,
spread, kapag past tense, spread, kapag past participle, spread, kagaya ng cut, 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 no? Set, 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 put, put, put. Pero may mga irregular verbs din na talagang binabago lahat, no? Kagaya ng write, no? Wrote, written, take, took, taken, no? Go, went, gone, parang ganun, did, do, did, done. So ganun po siya. Pero take note mga sombreros, meron silang present participle form or gerund form. Spreading, setting, cutting, putting. Paano naman natin sila gagawing past participle or past tense form? Simple lang po, lalagyan natin sila ng had or auxiliary verb na had. Had put, had set, had spread, no? Had set, etc, etc. Kapag past tense naman, po pwede na yun, depende na yun sa sentence, no? Pwedeng Toro cut the paper yesterday or last night or this morning. Or po pwede rin naman na lalagyan natin sila ng do verbs, no? Did, no? Did cut, did put, no? Did spread, no? Parang ganon. So that's irregular verb. Mendacious, no? Kasinungalingan, mga nagsisinungaling, dishonest, hindi tapat. Basahin natin John 8:44. Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan sapagkat siya'y sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. Si Satan or ang Satanas, ang hari at ang ama ng kasinungalingan. So that is why kapag tayo ay nagsisinungaling, kapag tayo ay gumagawa ng masama, we are the children, or you are a child of Satan at hindi ng Diyos. Because God is the truth, God is the father of faithfulness and honesty, hindi po ng pandaraya at hindi ng kasinungalingan. So let's read and love what is and obey what's in the Bible. Adding to our vocabulary term, it's multifarious. Multifarious. Ang multifarious, mga sombreros, ay adjective. Ito po yung paglalarawan sa sobrang daming uri, no? Sobrang daming klase, many different kinds, many varieties, etc. Ang mga possible synonyms po natin dito ay manifold, myriad, heterogeneous, diverse, miscellaneous, mixed, multitudinous, etc. At pag ginamit naman sa sentence ay toto. Anong meron dyan, Mr. Dictionary, sa sentence? Toto caught thousands of multifarious fish in the Pacific Ocean. Multifarious. Konting kalaman mga sombreros, ang multifarious ay maikukumpara natin sa ukay-ukay, no? Klase-klase, iba't ibang uri. Ang ukay-ukay in English ay thrift shop or second-hand apparels. Pero technically, digdig, di ba? Kasi ukay-ukay. Pero yun po, no? Second-hand apparels or thrift shop, ukay-ukay. Nabanggit ni Mr. Dictionary ang isda kanina mga sombrero sa sentence. Basahin natin Mark 6:41. Kinuha ni Jesus ang limang tinapay at dalawang isda. Tiningala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Hinati-hati niya ang mga tinapay at ibinigay sa kanya mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Hinati-hati rin niya ang dalawang isda at ipinamahagi rin nila. Mga sombrero, ito yung 5,000 people, more than 5,000 people na pinakain ng Diyos kung saan nagpakita ulit siya ng isa pang napakalaki at napakadakilang himala. Alright, so ilang isda lamang? Dalawa, no? At saka limang tinapay. So imagine mo, tapos pagkatapos nun meron pang sobra, di ba? Napaka the best, no? Napaka amazing ng ating Panginoon. So kung tayo may nahihirapan sa ating mga subjects sa school, sa trabaho, sa buhay, sa pamilya, sa kapatid, sa asawa, sa lahat ng aspects ng ating buhay, salamat po ang solusyon, no? Let's put God as the center of every relationship that we have in our family, in our teachers, in our mga kaibigan, sa mga klase, sa best friend, maging sa tao, sa social media, no? Kapag tayo po ay nakasenter at ang buhay natin ay merong malalim na relasyon sa Diyos, no? Kaya natin magpakumbaba kahit na kasi na-experience natin, no? Kaya natin magpakumbaba, no? Kaya natin magpakumbaba to the lowest level, alang-alang sa Panginoon. Alright, so let's read, love, and obey what's in the Bible. Adding to our vocabulary term is nonplussed. Nonplussed. Ang nonplussed, mga sombreros, ito yung sobrang gulat na gulat ka at sobrang litong-lito na hindi mo na alam ang iyong gagawin at sasabihin. Ito po yung nonplussed. Ang mga possible synonyms po nito ay dumbfounded, baffled, mystified, puzzled, perplexed, etc. At pag ginamit naman sa sentence ay, anong meron dyan kay Toto, Mr. Dictionary, sa sentence? Toto was literally nonplussed of his fiancée's birthday gift.
nonplussed. Konting kaalaman mga sombreros, nabanggit ni Mr. Dictionary ang birthday. Alam nyo ba na ang happy birthday to you or happy birthday na kanta ay kinompose na magkapatid na sina Mildred at Patty Hill? Si Patty Hill po ay isang principal sa kindergarten sa Louisville, Kentucky, habang ang kapatid naman na si Mildred ay pianist at composer. Ayon sa 1998 World Records or Guinness World Records, ito po ang the most recognized song sa English language. Happy birthday to you. Nonplussed, namamangha, no? Napapawaw ka na lang. May mga bagay dito sa mundo na napapawaw ka na lang talaga. At masayo, paano kaya nangyari yan? Paano kaya nagawa to? Nagawa yan? Pero ito masayin natin, Psalm or Awit 147:4. Alam niya't natitiyak ang bilang ng mga bituin, isa-isang tinatawag sa pangalay itinuring. Grabe, kaya ni Lord, no? Alam ni Lord ang numero at alam niya ang bilang ng mga bituin. Nga, tayo nga, kaya ba natin bilangin ang mga bituin? Siyempre hindi, si Lord lamang. At merong pang pangalan, tinatawag niya isa-isa. Wow, wow na lang talaga. Tayo, may mga bagay dito sa mundo. Grabe, pag maganda yung tanawin, maganda yung masarap yung pagkain, masarap yung ganito ganyan, no? Na-amaze tayo, no? Pero ito, no, hindi na ito yung kayang gawin ng Panginoon, di ba? Hindi na ito yung kayang gawin niya. Siya ngayon gumawa ng lahat-lahat, no? He is all-powerful, he is all-knowing, omniscient, omnipotent, no? O kaya, let's read, love, and obey what's in the Bible. Adding our vocabulary term, ostracize. Ostracize. Ang ostracize, mga sombreros, ay verb. Ito po yung hindi mo pagpapasali sa isang member, sa isang grupo, sa isang society, sa isang organization. Parang pagbata, ganito. Huwag kang sumama dito sa grupo namin. Tanggal ka na. Sama-sama ka pa dito. Huwag ka nga dito. Parang ganito. Pero parang OA naman, no? Ang mga possible synonyms po natin dito ay exclude, spurn, shun, denounce, blacklist, banish, reject, condemn, etc. At pag ginamit naman sa sentence, ano naman toto, ha? Mr. Dictionary, go! Toto ostracized the wild goats from the young ewes within the sheep pens. Toto ostracized the wild goats from the young ewes within the sheep pens. Ostracized. Konting kaalaman mga sombreros, nabanggit ni Mr. Dictionary ang wild goat. Ang wild goat species na West Asian Ibex ay may scientific name na Capra aegagrus na matatagpuan sa forests or sa mga rocky areas sa bansang Turkey. Nabanggit ni Mr. Dictionary ang wild goat or goat mga sombreros. Basahin natin Matthew 25:31-36. Sa maluwalhating pagdating ng anak ng tao, which is Jesus Christ, ito anak ng tao, kasama ang lahat ng anghel, upo siya sa kanyang trono ng kaluwalhatian. Tipunin sa harapan niya ang lahat ng mga bansa at sila'y kanyang pagbubukod-bukurin tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa naman ang mga kambing. Kaya't sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, hali kayo mga pinagpala ng aking ama. Pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ng daigdig. Sapagkat ako'y naggutom at ako'y inyong pinakain, ako'y nauuhaw at ako'y inyong pinainom, at ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy, ako'y hubad at inyong, at ako'y inyong dinamitan, nagkasakit at inyong dinalaw, nabilanggo at inyong pinuntahan. Mga sombreros, ang mga kambing kasi sa Bible, may mga isa sa mga description ni Lord sa mga Bible, sa mga kambing sa Bible, ay yung mga taong masasama, no? Yung mga taong hindi maawain sa kapwa, hindi tumutulong sa kapwa, hindi nagbibigay ng tulong sa kapwa, no? Ganun po siya. Ang mga tupa naman, sila yung mga taong pinili. Sila yung mga maamo, sila yung mga maawain, no? Sila yung mga may pakialam sa kapwa, sila yung mga nagmamahal sa kapwa, nagmamahal sa Diyos una sa lahat, no? Pero hindi naman ibig sabihin na hindi tayo pwede kumain ng kambing, ha? Pero yun lang, no? Parang metaphor lang niya, o kinumpara niya tayo or yung mga taong gumagawa ng masama sa mga kambing. Kung kaya, mas pinili niya ang mga tupa, o pipili niya ang mga tupa o mga taong gumagawa ng mabuti kaysa dun sa mga taong gumagawa ng masama. Okay? So let's read, love, and obey what's in the Bible. Scientific names ng saging ay Musa Paradisiaca, Musa Bautisiana, Musa Atuminata. Muli po, ito si Kasombrerong Dennis, aka Kuya Kim 2.0, at nagsasabing ang buhay ay mas lalo nagiging masaya, mas lalo nagiging puno ng faith, hope, and love pag si Lord Jesus Christ ng ating Panginoon, tagapagligtas at pag-asa. Muli po, kain tayo ng banana cue. Maraming salamat, Kasombrerong, at see you sa next segment. Bye-bye!